Magandang araw mga boss. Ang problema nito sa sasakyan is, una, matigas yung brake pedal niya. Pangalawa, yung brake pad niya, isang buwan lang daw, pud-pud agad. Pangatlo, pag tumatakbo siya, mabigat daw humila. At marami na daw siyang pinuntahan na mekaniko. Hanggang sa may napanood siyang video ko na naglilinis ako ng brake master assembly. Na hindi naman daw ako nagpapalit ng mga parts. Kaya na nagpagawa uli siya sa mekaniko, inutos niya na linisin din yung brake master assembly niya. Kaya lang, ayaw daw linisan. Hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi ko na masyadong inusisa. Kaya mula sa Cavite, hinanap niya ako dito sa Taguig. At awa naman ng Diyos, nagkita kami. Kasi nga, eksakto naman natapos na ako sa ginagawa ko noon at umuwi na ako sa bahay. Balik na tayo dito sa trabaho. After niyo matanggal itong brake master assembly, nakita niyo yung hawak ko, ayan yung binunot ko. Ayan yung primary piston dito sa loob ng brake master assembly niyo. Makikita niyo, wala kang makikitang goma na nasa labas. Tapos sa gilid niyan mga boss, dito sa may bukana ng brake master assembly, sikwatin niyo lang yung rubber cap niyan. Ayan oh, ayan oh. Rubber cap niyan, ayan oh. Pag natanggal niyo yung mga boss, itaktak niyo naman, meron pa yang isang secondary piston na nasa loob. Oh, ayan yung tinatanggal ko. Bubunutin niyo lang yan mga boss. Wala kayong kahirap-hirap diyan. Kayang-kaya niyo gawin yan kung ganito yung sasakyan niyo. Dahil nga sa ayaw baklasin ito nung mekaniko raw, ang ginawa na lang is binacuum yung fluid. Tsaka ngayon, nilagyan ng panibagong brake fluid. Kaya lang nung chinek ko mga boss, kung di, sayang kasi hindi ko na ipakita sa video eh. Nagtataka yung may-ari, bakit ka papalitan ng fluid, maitim agad. Kasi nga, yung piston niyan mga boss, syempre cylinder yan, pwedeng nandun yung ibang dumi. Na pag hinaluan mo siya ng bagong brake fluid, syempre, mangingitim ka agad. Kaya ang pinakadabis talaga dyan is kalasin mo, tsaka mo linisan. Madali lang naman, o lagyan mo ng sabon sa loob, tsaka mo kalug-kalugin. O kita mo, tapos basahan, brush, yung toothbrush, o kuskusin mo siya. Yung loob, huwag mong gagamitan ng liha mga boss, huwag na huwag kang gagamit ng liha. Pwedeng masira yung cylinder ng brake master mo. Ito naman mga boss, talagang na-challenge ako dito sa sasakyan na to eh. Biro mo isang buwan lang yung brake pad niya. At totoo yun, dahil pinakita niya sa akin yung mga pinagpalitan niya ng brake pad, pati repair kit. Dahil kada pa dadaling sa mekaniko, sinasabi to, dahil pudpud yung brake pad, palitan na. At dahil mabilis siya mapudpud, palitan daw yung brake caliper repair kit. Tama naman ang palitan yun kung stock up. E paano kung hindi stock up? Dapat magtitrace tayo kung anong pagagalingan ng sira. Paliwalag ko muna bago ikabit itong piston niya. Basahin niyo ng brake fluid yung piston mga boss ha, bago niyo isalpak dito sa loob ng brake master cylinder. Kaya lang, dagdagan niyo ng maraming pag-iingat. Dahan-dahan lang sa pagsalpak para hindi masira yung ibang rubber cap na nandito sa loob ng brake master cylinder mo. Tapos ito naman tinanggal mo kanina ng una na rubber cap, ibalik mo na rin. Yung rubber cap na kinakabit niyo, merong baligtaran yan. Pangalawa, dapat maganda yung pagkakalapat nyo dahil pag nilagay nyo itong primary piston, pag hindi maayos yan, pwede sumabit at masira yung rubber cap. Gagastos na. At dahil okay na, lagyan mo na siya ng brake fluid. Ang gagawin naman natin ngayon is magbe-bleed tayo. Ipapump mo yung primary piston, no? Itutulak-tulak mo. Nakita nyo, tinutulak ko yung primary piston. Tapos lalabas dito yung brake fluid niya. Ayan, no? Makita mo, ayan na yung brake fluid, nasa bukana na. No? O, tapatatalsikin ko para makita nyo nasa bukana na siya. O, ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin yan. Dahil buo na yung fluid na lumalabas. O, pag pinap mo yan, matigas na siya. Kaya ang susunod mo gagawin, ibalik mo yung strainer cap niya, tapos yung takip ng reservoir mo sa brake fluid. Siyempre naman, bago mo ilagay itong brake master assembly mo, punasan mo muna yung hydrovac para malinis siya pag nilagay mo itong brake master assembly mo. Ganun. O, pwede mo na ilagay itong brake master assembly mo. Yung hydrovac may push rod yan na dapat pasok yan dito sa primary piston mo. Tapos ilagay mo na yung dalawang fitting dito sa brake master assembly mo. Number 10 yung nut niyan mga boss. Oh. Ayan yung inihigpitan ko. Huwag lang masyadong mahigpit kasi magbi-bleed uli tayo. Kahit na na-bleed na natin sa baba, i-bleed pa rin natin dyan. Para sigurado tayong maayos ang trabaho. Tsaka mo ilagay yung dalawang nut na number 12 dito sa bolt ng hydrovac. Kailangan maayos ang pagkakahigpit mo dyan para itong brake master assembly mo eh hindi siya gagalaw-galaw. Alam nyo, habang ginagawa ko ito mga boss, iniisip ko talaga kung paano naubos yung brake pad sa loob ng isang buwan eh. Kaya after kong gawin itong brake master assembly na linisan, ang gagawin ko dyan, i-check ko ulit itong ginawa na brake caliper sa harap. Napaka-imposible kasi sa loob lang ng isang buwan, ubos na yung brake pad. Eh bihira lang naman sa babae yung talagang reckless magmaneho. Kaya possible nandun din yung problema sa caliper. Hindi lang siguro napansin. Grabe lang kasi itim na itong brake fluid dito sa brake master assembly niya. Kaya ito yung inuna ko. Pangalawa,
pwede naman makaapekto yung maruming brake fluid. Pwedeng bumagal yung pag-release ng mga piston. Kaya pwede makaapekto sa sasakyan. Balik na tayo sa trabaho. Pag nailagay nyo na yung battery, bago kayo mag-bleed, paandarin nyo yung makina. At kailangan nyo na makakasama para sa yung bobomba ng brake pedal. Dapat pag binomba nyo yung brake pedal, ipapatigil mo yun na nakadiin siya sa brake pedal. Tapos ikaw naman, gagamit ka ng open wrench number 10. Luluwagan mo yung isang brake fluid line or titing niya. Ayan yung number 10 na yan. Luluwagan mo yan. Pag naluwagan mo, papatuloy mo yun yung brake fluid. Tapos ilalak mo ulit siya. Kumbaga, hihigpitan mo siya ulit. Tapos bomba ulit ng brake pedal. After ng ilang seconds, pirmi ulit. Habang nakadiin sa brake pedal, ikaw naman, luluwagan mo yung nut na number 10 dito sa fluid line. At pagtulo ng brake fluid, isarado mo na ulit. At kung buo na yung fluid na lumalabas, sigurado wala na yung hangin. Kaya pwede mo nang higpitan ng maayos itong dalawang nut dito sa fluid line mo. At i-check na natin. At kung makita nyo itong brake pedal niya, oh, malabot na siya, oh. Kala nga nung may-ari kanila, lubog. At nang pinakita ko sa kanya nung tinest ko, hindi lubog yan, lumambot na siya. Salamat sa panonood mga boss. Huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko.